Yo, guys! Check, kamusta? So, ayan, meron tayo ngayong October Development Update. Tama ba? Development Update. So, ayan. So, basahin natin to mga idol, dahil ito yung report nila, no? Simula nung baby pa si Jihos. De, ito. Simula nung matagal to hanggang ngayong October, ito yung mga nangyari at mangyayari ngayon, yung mga nakaraan, tapos ngayon, tapos yung patutunguhan ng Axie Infinity, mga idol, no? So, ayan, ecosystem tayo. Axie are the primary characters and the keys which unlock infinite experiences within our game ecosystem. So, kailangan natin ng Axie talaga para makalaro tayo ng sa Axie Infinity or sa mga Builders Program na parating, kailangan natin ng Axie. Ayan, so ang sinabi nila dito, ayan, as you likely know, all the Axie have 6 body parts. Our plan is that each body part will have multiple levels of upgrades that can be unlocked through both effort and achievement. So, parang sinasabi nila dito, guys, lahat ng 6 body parts, ma-upgrade mo. Pero ang nagulat lang ako kasi nakalagay dito, multiple levels. No? Ibig sabihin, baka hindi lang isang upgrade yung pwede mong gawin sa body parts. No? At ang ano ko dito, mga idol, ang thoughts ko dito sa ganito, okay to, maganda to talaga, promise. Kasi kahit na yung mga chopsuy mo ng Axie, pag inano mo, baka yung mga kahit na chopsuy siya ngayon, pero kung makikita mo yung mga future ng mga parts na yon, magiging maganda kapag in-upgrade mo siya, baka yung chopsuy na yun, maging maganda rin siya sa future. Diba? Kaya lang kasi sabi dito, multiple level. So, talagang ano yan, madami siguro yan. So, ang tanong ko dito mga idol, kasi syempre ano nga eh, ngayon pa lang eh, tiga-anim pa lang yung ano, yung mga cards, o yung mga body parts, tapos may mga runes and charms pa. Parang nahihirapan na silang i-balance, diba? Tapos ngayon, madadagdagan pa. So, good luck sa atin dyan mga idol ha. Pero, alam ko naman na maayos nila yan mga idol. Part upgrades will bring new stat boosts and abilities. So, syempre, further rune and charm optionality. So, ayan. So, ibig sabihin eh. Kasi syempre, sa isang Axie, baka mayroon ding ano eh, ibang body parts, di ba? So, may optionality na tayo ng runes and charms. Di ba? So, medyo malabo pa yun ha. So, makikita natin yan sa future. And of course, new art and aesthetic during AxieCon. We showed of some of the work in progress art for part upgrades as shown below. So, ito nga yung pinakita nila nung nakaraan sa AxieCon, di ba mga idol? Ayan, yung sa Aqua. Ayan, tapos ito yung sa plant. Di ba? Tapos, ito yung, ay hindi. Ay, ano ba yan? Ba't ganun? Ayaw mo pakita yung beast. Ayan, yung beast. No? So, ayan yung beast, mga idol, no? So, yung iba siguro, alam na nila kung ano yung mga parts na yan, no? Siyempre, ito, telescope to, eh. Kaya lang, meron siyang ganyan. So, ano yung ibig sabihin niya? Makikita niya na yung ibang, ano, hindi nakikita ng iba. So, ayan. Diba? So, ito yung strawberry. Ngayon, may strawberry cake na. O chocolate. Ano ba yan? So, ito yung confused ata to. Diba? Yung may, curse card, diba? So, ngayon, ayan na yung mangyayari. So, tuloy na to mga idol, ha? Yung body part upgrades. No, sabi nga nila, baka Axie daw yung pang-upgrades dyan, eh. Para isang way para maubos yung mga Axie, no? Maging in-demand ulit yung mga Axie. So, ayan. Additionally, we unveiled a series of example of Axie cosmetic. Ito naman guys, sa mga cosmetic naman to. So parang ito yung example nila kay Papi, kay Baba, tsaka kay Olex. So kung titingnan nyo si Papi, ano bang meron dito kay Papi? Ito yung tutube. Tingnan natin. So ito yung tutube ata. Tapos si Baba, meron din siyang salmon dito sa likod niya. Tapos may kiss na siya dito, tsaka itong to, plumber ba to? Yung ayan. Tapos, si Olek naman, eto, no? Si ano to, si NB. Eto yung tunay na katawan ni NB sa Full Metal Alchemist. Ganyan yung tsura, oh. Nung nakita yung ano niya, tunay niya na form. Ayan. Tapos, etong, tag dito, Band-Aid, no? Wala ba siyang Band-Aid? So, ayan. Ayan lang, di ba? So, cosmetic yan, mga idol, no? Ayan. Tapos, as hopefully you can see, Axis will truly become one of a kind characters within the universe. Each of these truly unique citizens will live within a rich, well-defined world filled with deep narrative foundation. Ayan. Engaging stories and infinite experiences. This world will be canvas
Will be the canvas which your Axie story will be written. So ayan guys, parang ang pinopoint nila dito, bawat Axie is unique, mga idol, no? Unique yan, kumbaga nag-iisa. Although merong mga pare-pareho sa marketplace ng itsura, pero iba-iba yung mga experience daw niyan, di ba? Yung isa binubuli ng isa, yung isa hindi naman. So ayan, magkakaiba sila ng storya, mga idol. Ayan, Axie Infinity Origins, ano ba to? Ito ba yung yung trailer to? Napanood na natin to, mga idol, di ba? Yung ayan, napanood na natin yan. So, lampasan na natin yan. Tapos, inintroduce nila dito yung napakalaking reward sa leaderboard. Ayan. At ito yung pinakabago, guys, no? Yung introducing contest. Ayan, no? Kung pupunta tayo dito kay wardedidol.it, ayan, pinost niya yan. Axie Origins to add contest by the end of 2022. Origin contest are missions, challenges that Lunasians can complete to earn contest points. Contest points can then unlock personal milestones and even reward pala. Ayan. Ayan, no? Sabi, we were excited to announce at AxieCon that by the end of 2022, Origins will add contest. Ayan. In short, Origins contest are mission or challenges that players can complete. Binulit ko lang, ha. So, ayan. Abilities. In fact, we're hoping to work with the community to realize your ideas. Contest points can be used to unlock personal milestones, and earn rewards. Additionally, those with the most contest points can climb contest leaderboard and earn even more rewards. So, ibig sabihin, meron ding leaderboard dito sa contest na to, mga idol. No, ano ba yung mga contest? Tignan natin. Breed. So, magbe-breed ka siguro, 20 points. Magre-release ka, 15 points. At win battle in Origin, 2 points. So, ayan. So, marami kang na-win sa battle, mas maraming points ka. Pag marami kang pinamigay na Axie, thank you na lang yan. Meron ka naman 15 points, di ba? At kung nag-breed ka at gumasos ka ng AXS at SLP, magkakaroon ka ng 20 points. Ayan. Tapos, yan sa leaderboard, guys. Ano na naman to? Parang gastos na naman niya. Puso manalo dyan. So, ayan. Tapos, ito. Team contest with fun narratives. Peder Frenzy. Plant Extravaganza. Ayun. From Dusk to Dawn. Naman yan, no? Tingnan natin yan. Ayan. Ayan, dito pala yan. Want to learn more about Vision to for live operations? Take a look at Vince Carter. Ay, hindi. Vince Sozer. Excellent AxieCon mission. So, ayan yung mga ano nila. Ito, guys. Ito. Isa to sa mga inaabangan ng mga landowners, no? Solid to, mga idol. AxieCon provided those hungry for more Project K. Info much to digest. So, ito guys, sabi nila, detailed is not what to expect from Project K in 2022, but our project vision is over the years to come. Meron silang sinabi dito, wait lang. This 2022 release, magre-release na sila ngayon, which will refer to as Phase 1, will allow owners of land to both gather pre-existing resources and produce more complex item either by growing or crafting them. Ayan. So, pwede na mag-gather ng mga resources, guys, yung mga landowner dito. Malalaro na nila. So, ngayon, no? Kasi Q4 daw yan. So, ano yan? October, November, December. So, ayan. October na kasi. So, Q4 na. So, pwede na yan. Baka hinihintay na lang natin ngayon. Any day from now, pwede na makapag ma-access ng mga land owner yung mga yan, mga idol, no? At sana bili nila yung mga ano land item natin, no? Meron akong land item, eh. Saan ba yun? Dalawa. Yung nag-release tayo, ayan, no? Dalawa. Kaya lang, di ako sinuwerte nun, eh. Ayan, yung dalawa na to. Blossom tree lang, tsaka assorted piccolo. Assorted piccolo. So, ayan. Tapos, eto guys. Eto yung mga ano nila. Yung parang makikita mo doon, yung siyempre yung mga fruits, ayan, magagather mo, tapos meron kang normal guardian kasi nakalagay dito, tapos level 4 na siya, no? Tingnan natin kasi may play dito natin. Naan natin, ha? Yung sounds ng Axieland, parang yung pag nanood ka ng palabas ni Jackie Chan, tapos may umiiyak na bata, o kaya drama na.
Ito na yung sounds. Nakita mo na yung tatay mo. Ayan na siya. Tapos natutuwa na yung bata. Ito na yung sounds. So, ayan mga idol. Tapos, saan ba yung mga gather dito? Ito yung mga yan. Mayroon ng mga mais, tubo. Ayan. Uy, ayan. Strawberry. Hapin natin yung ano. So, ito yung gameplay pala, ano? Wala yung, asan na yung manong? Ito ata yun, ito ata. So, dito, parang merong mga laban-laban na dito eh. Ano ba yun? Ayan, no? So, may mga lalabanan ka rin. Siguro, ito yung bantay ng bahay mo. Ayan, tas merong battle lag. Ayan, victory. May buhay ka pa nga dito. So, di ba? Tas ito, Arctic, oh. Angas nung Arctic, no? Yellow naman siya, mga idol. Ganda, no? Tas dito, guys, meron silang mga iba-ibang, ano, may iba-ibang monster, no? To level 6, level 8. Makikita ata natin to sa, ano, eh. Sa adventure, di ba? Ito, pero ito, bago to, oh. Si Manong lupit, oh. Ayan, no? Level 8. Ah, nagle-level. Iba-iba lang yung, ano, nila level. Pero pare-parehas lang sila. So, ayan. Ayan yung sa land, mga idol. Siyempre, excited na yung mga landowners dyan. Kasi, kahit pa paano, magagamit na nila yung pinagbila nila ng mahal na. Siyempre, mahal yun eh. Tapos, siyempre, ngayon magagamit na nila. So, matutuwa na sila. So, ayan. So, dito naman, guys. Our plan for Project K is continually release additional features and refinements through a series of phase release. Here are some highlights plan future game features. So ito guys, meron socializing, token gameplay, delegation, non-land owner. Uy, non-land owner. So tayo yun, basahin natin to. Our vision is that anyone can participate in Project K over time. So ayan, pwede na tayo guys. We will introduce asymmetric gameplay unique from the core experience that interacts with the Lunasian world. No, so sana mauna dapat that etong non-land owner nandito sa taas eh, yan. Para mauna tayo. So ayan, dungeon battle, syempre yun yung mga susugod na yung mga chimera ata o magda-dungeon battle yung mga axe ng mga land owner. So ayan na yun mga idol, no. So ito naman yung Axe Infinity Ray Lights, yung mga land owner, meron silang mga game na pwedeng laruin sa land. Ito yung mga kahindik-hindik at kagilagilalas na game na to na napakalupit. Ayan no? Oh, 'di ba? So, ayun, oh, biglang tinanim dun. Butas yung lupa, oh. Oh, yun, yan. Masyadong excitement yan. So, ayan. Ang ganda. No, nakakatuwa. Bakbakan. So, ayan. Ayan yung laro nila ng mga landowner, mga idol, ha. Eto na, guys. Yung builders program, yung iniintay natin. So, isa-isa to. Ito yung axiology. Alam ko, nalaro na yan, eh. Tapos, eto nga. Dahil, syempre, marami na naglalaro niyan. Tapos, etong Enter the Dungeon. Yung Enter the Dungeon talaga parang yung naalala ko yung guard na babae sa school namin. No ID, no enter, ha? Ganun siya. So, ayan. Enter the Dungeon. Pero wala pang video, no? So, itong Lunasia Cup, ayan, meron na ata siyang video. Nakita natin to kanina, tinignan natin. So, ayan, oo, oh, diba? Medyo maangas, may beat pa, oh. Oo. Oh. Oh. Ba't walang mga tao sa lugar? Yun, nagkaroon din ng mga ano, bato-bato. So, di, ala, karera ata ito, mga idol. Eh, no? Dalawa sa nagkakarera. So, parang karera yan, guys. Ito yung Lunasia Cup. No? Tandaan nyo, ha? Lahat ng laro sa Builders Program, kailangan mo ng Axie para mag-gain ka ng something. Kung hindi SLP, coins, ganyan, no? Pero, alam ko, pwede mo siyang laruin ng pre. Kaya lang, wala kang mag-gain. No? Parang sasayangin mo lang yung oras mo doon. So, mas maganda kung meron kang sariling Axie, tapos ipapasok mo siya sa game, para mag-gain ka ng something, SLP or something na kung ano-anong coin, mga idol. Tapos naman dito, syempre alam naman natin to, yung Mech Infinity na meron silang bagong new leaks nila. Ayan guys, yung bird, no? Mech bird. Ayan, nakita nyo ba yan? So, meron na tayong mech na bird. No? Kasi nakita natin, beast, aqua, tsaka ano lang eh, plant eh. So, ngayon meron ng bird, mga idol. So, balik tayo dito. Tapos ito naman, ito yung update nila sa mga interaction nila sa Twitter, ayan, meron ng 6,000 followers, impression, 1.m,
32K interaction. So ayan, like. So ayan, i-report lang nila guys yung parang nangyari sa kanila. So ito na yung sa Axie Mech. Tapos ito naman guys, yung Axie Brawl. Ito sa tingin ko mukhang isa to sa mga magagandang laruin eh. Ayan o, alam nyo kung bakit mga idol? Kasi ano yan eh, tao yan eh. Kayo yung naglalaban mismo dyan, hindi yung mga Axie nyo. Kumbaga nakokontrol mo yung Axie. So may chance na mananalo ka kapag magaling ka mag-control, di ba? So ayan yun. Ayan o, kontrolan yun, tas labanan tao-tao. So para sa akin, ito yung competitive talaga. Di ba? Hindi ka aasa sa lakas lang ng Axie, aasa ka din sa galing mong umilag tsaka tumira. Di ba? So ayan yung magandang laruin. So sa tingin ko, ito yung lalaro yung Axie Brawl na yan. No? Ito guys, yung Axie Blitz. Alam nyo naman yan, parang ano yan, Candy Crush, sabi nila na may twist. Ayan. So ayan. Hindi ko alam kung ba, hindi, next, alam ko na-explain ko na kung ba't madami dito sa gilid eh. Hindi ko lang alam kung ano, paano ulit. Kalimutan ko na. So ayan oh, may umi-score din dito. Ano yung ibig sabihin nun? So ayan guys, yung Axie Blitz, no? Tapos, eto nga, Run Axie Run. Alam natin yan. Tactic Cards. Eto yung ano, Tactic Cards na binanggit din dito ni, hindi ba yung nabanggit nga Lord, ano? Wala pala. Iba pala yung sinasabi ko. So, eto yung Tactic Cards, mga idol. Nakita na natin to sa ano, Nung nag-Axicon, di ba? So, ayan, tumira yung Toothless Bite. Uy, Bidens. Uy, yung lakas ng Bidens dito, ah. Sa Origin, walang silbi yung bahay din sa... So, ayan. Maraming mga, ano guys, no? May mga fireball na. Ito, fireball, saan ba to? Wala naman to sa mga cards natin, di ba? So, bago yan. So, ayan na nga yun. Tactic cards, mga idol. Tapos, ito na yung esports nila. Yung mga nanali yung sa MT8, mga idol. So, ayan na. At ang idol kong si Zayori, nakita ko na naman. Tapos ayun na, mga report-report nila. Ito, SLP minting. Ayan, burn and mint. So, yung mint natin, na-mint natin is 80 million lang. Pero yung na-burn, 974 million. Tapos marami na naman magtatanong. Hindi naman na-apektuhan yung SLP. Di pa rin tumataas. Guys, ano yan? Hindi yan biglaan, no? So, paunti-unti yan or mararamdaman yan pag tumagal-tagal na. Hindi yan biglaang mararamdaman. Yung mga bigla ang taas at bigla ang baba, bigla ang ano yun, parang mga wheel, nilalaro ng wheels yun, mga idol. So ayan, ano pa ba mga report nila dito? Ayan, so wala na mga idol, no? Parang pinakita lang yung sa Axicon. Ayan, si Zykout, no? Phase 3 nung marketplace natin, pinakita. Tapos yung pagbenta ng mga runes and charms. At eto, no? Employee growth pala to. So ayan, no, padami na sila ng padami. So ayun lang mga idol, yung October na report, no? Pero meron akong babasahin dito, guys, ha? Kasi ano to, si Cairo, isa lang to, sa ano lang. Parang kinontra niya yung sinabi ni Psychout dito na haters is haters in disbelief when they see how active does the Axie Infinity community still is, sabi, no? We've been proving haters wrong since 2018 and plan to keep on doing it for years to come, sabi ni Psychout. Pero parang may sinabi dito si Cairo na, some things in this article that disturb me. To act like the narrative ran away from Sky Maybes and Axie Infinity seems design news. Tama ba? Design news, o yan. And to talks as if guilds were the reason that happened is funny. The narratives that were present were supported by the Sky Maybes until they haven't, no? So ayan yung sinabi niya, guys, no? So sumagot si Psychout na parang ang dami niyang sinabi. Ayan, no? Parang nainis talaga siya. Nainis din, bumawi. Yung parang nagsalita ka lang ng onti tapos ang dami nang sinabi nung kausap mo. Parang naapektuhan talaga si Psychout, mga idol. No? So ayan, sinabi ko lang, basahin niyo na lang kay Cairo, mga idol, ha? Medyo natuwa ako sa conversation nila diyan eh. Tapos punta muna tayo, silipin lang natin, mga idol, ha? Isa lang. Sa P2E news lang tayo kasi hindi natin nadaanan 'to. So etong Eternal Dragons Alpha game testing is coming soon. So Eternal Dragons, syempre play to earn din 'yan.
Ito na nga yun, Tactic Cards, guys. Ito pala yung nabasa ko kanina na Tactic Cards New Axie Gamer 2 Games Genre Smith. Tapos ito pa, guys, pala. Nakalimutan ko yung pinaka-importanting update ni Idol Warded. Ito. So ngayon, darating yung ano na pwede na kayong bumili sa marketplace gamit ang mga card nyo. Visa, ganyan, yung mga Mastercard, no? A buy with card feature will soon allow the community to use debit or credit card to make purchase from the marketplace, mga idol. So ayan, pwede nyo na ilagay o i-register yung mga card nyo doon sa marketplace. Pasok nyo doon para pwede nyo nang gamitin pambili ng mga Axie or kung ano-ano man doon, mga runes and charms sa marketplace, mga idol, no? So ayan. Tapos ngayon, punta na muna tayo sa ating coins, mga idol, no? Tingnan natin SLP, RON at AXS, no? Tingnan natin kasi medyo kulay green yung ating ano ngayon eh. Bitcoin yung market natin, no? So ayan, guys. No? 0.21, no? Nakita nyo naman, mga idol, nung tumaas dito yung SLP. Ayan, tumataas na siya, no? So tingnan niyo, isipin niyo. 7 days, oh. Oh, 19, nag-18 pa yan dito. Oh, tapos ngayon 21 na. Diba? So, hindi ko sinasabing yung mga nakahold is matuwa, no? Kasi yung mga nakahold, mahal yung bill na sa SLP. Ang matutuwa dito, yung mga bumibili sa ilalim, sa mabababa. Nyari, bumili sila ng 19 kasi alam nila, ayun na lang yung pinakamababang maabot ng SLP. So, bumili sila. So, ngayon, 21 na, panalo na agad sila dyan, mga idol. Ganun yung mga trader na ano, nag-research. So, ayan. Sa RON tayo, 15 AXS natin. Ang tingin natin dito, 700 nung nakaraan. So, ngayon, 700 pa rin, no? So, check ko lang tong Loonsy, ha? Kasi, ano eh, nakita ko na naman dito, eh. Ano nangyari sa Loonsy? Tumaas ba? Bumaba ba? Saktuan lang. So, ayun. Ayun yung update natin ngayon, mga idol, no? Kasi dito, batiin ko lang yung mga naunang lima, mga idol, ha? Kasi, ano eh, medyo mahaba na ata yung video natin. To mahaba na, 20 minutes na. So, Aussie, shoutout sa'yo. RJ Nabo, shoutout sa'yo. Magandang araw. Edmond Tabonyag, shoutout sa'yo. Machine Man, yan, hindi ka una, idol, pang-apat ka. Jaxar Gaming, o Haxar Gaming, bull na sa January, sabi ni idol, no? So, hindi pa. So, Lloyd, Lloyd's Vlog, shoutout na rin sa'yo, idol. Yan, si Meow Meow. Ayan. Huwag ibenta, idol. Akin na lang. Ah, yung mga runes and charms natin na kinakrap, no? Ayan. Ayan, si Daddy Axie yung nag-thank you sa atin. So, ayan. Daddy Axie, shoutout ulit sa'yo. Tapos, tingin lang tayo na pwedeng natin i-ano, i-sabihin ng onte. Convert SLP or part ng SLP nyo to AXS. Pag nag-earn yon, gamitin mo liquidity para gawing SLP, wet farming. Mag-earn ka ng RON na libre. Yung RON na na-earn mo naman, isabak mo sa RON wet farming. Libre RON naman. So, ayun. Sabi ni Idol. Lods, may pag-asa bang magkaroon ng cards ang Dusk at Dawn Mech? Nasa ano nila yan, Idol? Nasa roadmap nila na darating yung time na bibigyan nila ng sariling ano yun, ng card. Di natin alam kung gagawa sa, ng breeding event para magkaroon sila ng mga cards or mga parts na para sa kanila lamang, no? So, ayun. Sir, anong card maganda para sa Sturdy Fighter? Anong card maganda? Ah, kasi ako, ang Sturdy Fighter ko kasi, idol, is, ano, bumili ako ng, talo. Naglalaro pala ako, nakalimutan ko. So, ang magandang sa Sturdy Fighter, idol, is yung may shield siya, tapos meron siyang, ayan, oh, Sturdy Fighter ako. Meron siyang, ano, attack. Ayan. Kasi syempre, pag dinalagyan mo ng shield yung ano mo, yung Axie mo, lumalakas yung attack niya. So, dapat ganun. Kaya partner na ito, mga ganito eh. Sa mga nagtatanong dyan na tinatraso ko ako, nasa beer pa lang daw ako lagi. Hindi kasi ako magaling. Tsaka hindi ko na uubos yung energy ko. Minsan, naiiwan 30 energy, hindi ko na natatapos, mga idol. No, kasi pag mga ganitong oras ako nag-i-start, hindi ko na natapos yan, no? Tapos ngayon, naalis na naman ako maya-maya. So, gabi na ako uwi. Hindi ko na ito malalaro. So, ganun lang nangyari lagi sa akin. Hindi ko natatapos yung energy. Yan. Tsaka hindi ako magaling. Yan. Tapos, ayun lang mga idol, no? So, anong masasabi nyo sa October development update natin ngayon, mga idol? Medyo napakadaming news sa ating madadagdag na contest
nasa tingin ko is parang gastos tong contest na to. Sa tingin ko lang ha, mga idol ha, kasi ang qualification mo dapat magbi-breed ka. Mag-aano ka? Tawag asan na ba 'yun? Layo naman pala, haba na. So ayan. Magbi-breed ka, magre-release ka ng Axie. Oh, tapos mananalo ka. So ito pa lang sa breed tsaka sa release, medyo makati na 'yan sa budget mga idol, no? So hindi natin alam, syempre, baka yung mga may pera na naman yung manalo diyan. Tayo nood-nood lang tayo. Hindi tayo baka hindi tayo manalo diyan, no? Pwede, bumawi tayo dito sa Win Battle, yung mga magagaling talaga, diyan sila babawi. No, so ayan. Tapos yung anong masabi niyo rin sa pwede na ang card, no? Visa MasterCard sa pambili sa marketplace, no? So ayun lang naman yung importante diyan, yung nagkaroon tayo ng bagong contest as tong card, no? Yung ni-report ni Boss Warded. So ayun guys, no. So hanggang dito lang muna upload natin, medyo mahaba na. So kita-kits tayo bukas. Dahil alam niyo naman, everyday tayo nag-update ng Axie Infinity crypto news at kung ano-ano pang mga news mga idol. So, kita-kits tayo bukas. Love na love ko kayo. Salamat sa panonood, mga kapatid.